kadiwa. Hello. Ah, nakikita niyo naman, napakaganda ng Saturday dito na naabutan namin. Grabe, ang ganda, no? Solid! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Good morning, guys. So ngayon nandito tayo sa Family Beach Resort dito yan sa Dingalan, Aurora. So actually ngayon day 2 na to, no, na aming trip, motor camping and road trip dito yan sa Aurora. Ito talaga yung aming unang destination kahapon dito sa Dingalan, Aurora. Pero dinaanan na namin yung Gabaldon. At nag-sightseeing na rin at nagpo-picture na rin sa may Arco. So for today, ang aming next itinerary ay patungong Baler naman. So ngayon, dagat ulit. So gusto lang din namin na ikutin talaga yung Aurora at Nueva Ecija para makita natin ang ganda ng mga beach dito at ng mga tourist destination dito. Pero hindi naman namin dadaanan lahat kasi limited lang din naman yung aming time at limited lang din naman yung aming budget. So, ayun. Kita-kits tayo mamaya. Ayun po. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. At ang grupo ay nagpa-pack up na at tutuloy na kami sa aming next destination patungong Baler, Aurora naman. So, nabanggit ko nga kanina na nandito kami sa Dingalan, Aurora, especially dito sa Family Beach Resort. Dito rin yan sa Dingalan, Aurora. Kung nakikita nyo naman, napakaganda ng stay namin dito. Napakatahimik, napakagalang ng mga kasamang mga nag-overnight stay din dito sa Family Beach Resort. At mababait ang mga crew, ang mga tao, mga asikaso, mga mabibilis sila kung mayroon kayong mga small request tulad ng maghiram ng mga kutsilyo or anything na kitchen utensils na pwede nyo i-request, naibibigay naman nila agad-agad. So napakaganda ng stay namin dito, napakaganda rin ng mga actually, ang ganda ng beach talaga. Though hindi siya white sand, is napakaganda naman ng sunrise talaga. Ang ganda ng sunrise dito. And maganda rin naman yung stay. Hindi naman ganun kalakasan yung alon dito. At safe pa rin naman maglungoy. Pero kung may mga bata kayong kasama, is better na bantayan nyo pa rin sila. So, ayun. Tutungo na kami sa aming next destination, patungong Baler, Aurora. Let's go! Thank you, Family Beach Resort! Yes! Eto na! Kapasok na ba si Kevin sa akin? Ano ba problema natin? Happy you take mo na tayo! Japan! So ngayon, bago kami tumuloy ng Baler, nag-stop over muna kami dito sa may view deck, dito sa may butas na bato. So dito pa rin niya sa may Dingalan, no? So pagkalabas namin ng aming tinutuloy na resort is nag-ride lang kami pataas saglit at nandito na kami sa isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito sa
Bingalan. So ito yung view deck nila na mayroong nakasulat na I love Butas na Bato. Oh, ayan. Ang pakaganda ng view dito. So dito, makikita niyo overlooking ng isa sa mga beach resort dito. Ayan, napakaganda, no? So, kung mapapapunta kayo sa may Dinggalan is okay na okay yung view na to. So, makikita niyo dito naman sa kabila. Ayan, di ba? Natin dito. Ganda rin ang view ko dito, oh. Infinity. Ayun guys, nandito kami sa mismong signage ng Bungabon. So ayun nga, at nakapasok na kami ng Bungabon. So buti na lang is hindi siya sarado. Ito, photo ops muna kami dito. Alright. Napakaganda rin dito. So ayun, nandito na kami sa mismong photo ops ng Bungabon. Kapasok kami dito. Grabe, magsisimula pala yung aming unlibanking. Patong barrel, oh. Kung makikita mo yung mapa, oh. Grabe, para siyang bitukong manok na napakahaba. Ayan, nandito kami sa I love Bungabon kasama ang tropang Wala tay. Picturean mo nga ako pag ganito. Kasi dito kita eh. Ayun oh, ito lang mo kasi motor ko eh, sakto. Pwede naman. Kita kasi itong sasakyan eh. Pero kung ano, kung mapagkasya mo ng isa dyan, saka isang ganun. Alang din. At sinimulan na nga namin ang biyayang ito, natatahakin namin ang kahabaan ng nearby Sia Aurora Road mula dito sa I Love Bungabon signage sa baba patungong Baler Aurora. So I think dito na nga masusubok ang aming katatagan, mentality, endurance na kung kakayanin nga ba namin ang unlibanking na niyahandog ng napakahabang daan na ito na ika nga ay parang bitukang manok na talagang nakakatakot kung ikaw talaga ay hindi masyadong alerto at hindi masyadong maingat sa pagmamaneho. Pero ito nga, dinana lang namin sa katatawanan kahit medyo nagugutom na kami. Ang daliwakang ang mangyayagang mangyay pangwala. Kasi na yan! Kasi na yan! Sumpreto! Ayun kaya na makapos! Aso. May gulong-gulong pa-try sa ito dahan. Guys, meron tayong obstacle.
Ano sa kanya? Sige, pwede pasok. Ano ha? Open. Guys, may incoming na orange. Ano? Incoming na orange. Traffic. Construction. Ano kaya yun? Ano kaya meron dun? Checkpoint yan, sigurado. Aba. Checkpoint siguro yan. Checkpoint yan. Uy! Grabe, trahe ka pala. Kaya. Hirapin. Mukhang hirap umangat. Truck. Truck ha. May L pa. L. Makakaramdam ng pagod eh. Ang lamig na ng hangin oh. Ito kasi. Kahit pa ako na ako. Pagod pa rin. Andahan lang ha? Papay natin ba? Papay. Sige. Pakalubong eh. Papay lang. Malalim din ha. Konti. Malalim konti. Bago. Malalim pa nga. Malalim lang God. Pwede sa bata no? No, pwede. Ayun, mahaba yan pagkatapos yan. Oh, weird. Okay. Basta ha, kulay white naman yung brief ko, hindi naman orange. Baka nga sa lupa. Baka yung guhit talaga, kulay orange yung guhit. Ah, may mga resort din dito. Marami yan? Oo, dito. Kasi bungad pa lang ata kasi tayo. Bungad pa lang ito? Di na. Kaya ito. Siguro nasa 1.5 na tayo. 114 minutes. Ayan, nasa 1.5. Baka isipin kandidato ko eh. Pat! Ako Bawal. Oh, magmamamba ano naman? Oh. Dito tayo. Ang gusto ko dito. Alright. Narating na nga namin muli ang Aurora, Baya Bungabon, Nueva Ecija. Para kaming mga isip bata dito nang marating namin ang Arco, kasi karamihan sa amin ay first time pa lang makapunta dito at isa na ako doon. Ayun o! Bilang pa rin ya! Foto pa dyan! Foto pa dito! Konting picture lang naman ang ginawa namin. At bigla pa nga akong napasali sa TikTok trend na ito. Ay, namihihiba ako. Ayun, ang ganda dito. Ano ba tulay ito?
Ayan. Wow. Ito yung ano eh, yung... Wala nakalagay ano? Bago pa eh. Bungabon Bridge. Ah, hindi ito, nakalagay. DTK Bridge. Aurora Bridge. Ano yan? Ang pangalan niya yan, o, DTK Bridge. And baka dyan yung arte ha. Saan? Arte ng balara. Unahan pa yun, sa unahan pa. Ah, dito pala yung papunta Maria Aurora. Sa oras na ito ay gutom na kaming lahat. Kaya kahit anong signage ng mga restaurant dito sa daan ay nakikita namin tumatalas ang aming mga paningin para malaman kung gaano na lang ito kalayo. Dera! Nabuhayan ng mga gutom. Eh na nga po, nagkakasiyahan na dahil malapit na ang Mang Inasal. Tatay, pagpasok ko sa Inasal, tanungin mo, anong ginagamit ng halo sa palo? Ayan na, yung Mang Inasal guys. Tuwan-tuwan na ang mga pagod at gutong. Ayan na ang Mang Inasal. Kanya-kanya na to, pila. Hindi, pila ka na, isa lang pipila tapos ano. Ano, hindi ko alam mga order niya. PM2. Ay, ano, baka kala kung ba dito ka kain. Dito na nga. Ngayon eh, katatapos lang naming mag-lunch sa Mang Inasal. At ngayon ay hindi ko lang sure kung ano yung pupuntahan namin. So after nga naming kumain doon sa Mang Inasal, ay dumiretso na kami para maghanap ng matutuluyan ngayong araw. Nag-ikot-ikot kami dito sa Baler, malapit sa mga beaches, para maghanap ng mga resorts, mga transients, na malapit sa dagat. May mga napuntahan nga kami, kaso hindi gusto ng karamihan. Karamihan kasi ay gusto yung malapit sa beach or nasa beachfront. Nakita yung dagat, naririnig ang hampas ng alon, at yung medyo tahimik. Dahil wala nga kaming makita dito sa Baler na pasok sa aming mga kriteriya, ay naghanap kami sa mga karatig bayan na nag-o-offer din ng mga beach resorts. Buti na lang ang isa sa amin ay nakakita ng pwede naming matuluyan ngayong araw na ito. Hindi nga lang dito sa Baler, kundi sa Dipakolao Aurora. So agad-agad namin itong tinungo para i-check kung pasok nga ba sa aming mga kriteriya ang lugar na ito. At hindi nga kami nagkakamali. Ang aming nakita ay higit pa sa aming inaasahan. Paano mag-set up ng tent in 5 seconds? Wala! Wala! Eh di tapos na! Mas natagal ba yung set up niya sa camera kesa? Oo nga no eh. Dapat na-record muna kanina habang sinaset up mo.
Ayan, ito na po yung aming mga setup ng tent ngayong hapong ito. Tapos ito po ang tent ni Tito Pototoy. Tapos ito naman ang tent ni Tito Kevin. Tsaka yung at dito tayo matutulog. Tuyo. Ayan. Oo, yun. At ito naman yung view namin dito. Ayan. Overlooking view ng beachfront. So ayun nga, solo lang namin tong resort na to. Actually, wala pa daw pangalan to, sabi nung caretaker, kasi bago pa lang din to. At maswerte tayo na isa sa mga pinakaunang na beach camping dito sa may Dipakulaw, dito sa Aurora. Ayan. So dito nakita nyo, halos nakita nyo wala pang halos gumamit ng resort na to. At isa pa tayo sa pinakabago gumamit ng resort na to. Ayan. Tara, tour ko kayo. So dito, actually yung mga tent dito is 500 pesos ang renta. So kahit alin dyan, ito or yung katulad nung mga kubo dito sa likod. Ayan, tulad nung inupahan namin. Ayan, so yan, pa-triangle na yan. So, 500 pesos daw ang renta nandito. Right? So, dahil bago pa nga itong beach resort na to, is hindi pa ganun kadami yung ino-offer niya. Ano? Dito talaga wala pang place kung saan ka pwedeng magluto. Kung gusto mong dito ka mismo magluluto sa beach resort na to, ano? And ang sabi nung caretaker is parating pa lang daw yung mga utensils nila na pwedeng iparenta or ipahiram sa mga gustong mag enjoy dito sa mismong beach resort na to. Alright. So hindi naman siya kalakihan kasi I think hati-hati siya based sa mga may-ari itong lupa dito. Although hindi siya ganun kadami or hindi siya ganun kalawak, is napakaganda. Napaka-solemn ng lugar na to. Ayun nga pala, napakatahimik din dito at kaya solo-solo namin yung resort. So, punta tayo dito sa labas. Kung ano yung magiging itsura nyo sa labas, bro. Sa may... Ayan. So... Actually, tabi lang siya ng daan. Ang mga pansin nyo dito, ayan yung kubo na nirentahan namin na worth 500 pesos lang. Ayan lang siya. So, meron tatlo dito na pare-pareho kubo. At yung mga cottage na nasa malapit sa beachfront. So, actually, extension lang to nung isa sa... mga pinaparentahan nila. So may mga pinaparentahan din dito mga kubo na gusto nilang mas private yung kanilang tutuluyan. So may mga kubo dito sa kabila. Ayan. So kanila din to. So bali yung binakang beachfront yun yung kanilang para extension. And meron din ditong mga kubo, mga limang kubo na pwede nating rentahan kung gusto nating mag-stay dito sa resort na to. So yun nga, wala pa talagang ano to pangalan. So talagang hidden gem talaga, ika nga, na pwede nating tawagin ang lugar na to. Napakatahimik at maririnig mo lang is yung mga yung ingay mismo ng alon ng dagat na mismong parang anti stress natin or stress reliever natin, no? So, napakatahimik ng lugar na to. At maswerte kami na nakita namin. Actually, hindi ito yung original na dapat pupuntahan namin. Pero, parang hinihigo kami ng lugar na to. At napakatahimik. So, ayun. Alright.
Kinagabihan at kung kailan kakain na ay nakaisip ka ng kalokohan at biglang nag-TikTok. The next day. Sa mga magtatanong na kung saan mismo ang pinakang address ng resort na ito, dito lang po yung matatagpuan sa Dipakulaw Aurora. Since wala ngang pangalan ang resort na ito, ay wala akong mababanggit na pinakang exact address niya. Pero, ilalagay na lang natin sa description ng video ito ang coordinates ito. Meron lang naman itong layo na 30 minutes from Baler Aurora, or meron itong layo na 16.7 kilometers from Baler Aurora hanggang dito sa resort na ito. After naming umalis sa resort, ay bumalik naman kami ulit dito sa Baler Aurora para puntahan ang isa sa mga sikat na lighthouse dito, ang Baler Lighthouse. Feeling ko, nagbudol ako dito. Nagbudol kami kasi meron pala tong mountain trek para makapunta doon mismo sa pinakantoktok na kung saan naroon ang lighthouse. Meron po tayong i-interview dito, isang tour guide natin. Nanggagalang Tito Photo. Yes. Ano po ba ang makikita namin sa taas? Actually, marami tayong makikita dito, guys. Meron tayong this way to lighthouse. Ibig sabihin, nandun daw yung lighthouse. Okay? Ngayon naman, ang pinaka the best talaga dito is yung dagat, guys. Yung nature, yung, alam mo yun, yung hangin, ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yung para ka natutulog sa kwarto na naka-aircon. Sagad yung aircon, ganun kalamig dito, guys. Okay? Ngayon, ipapasok ko kayo dun sa manager ko. Pasok, manager! Ako yung manager mo tayo. Ang gulat ako, alam si Ana. Alam si Ana rin yung tuturo niyo eh. Amalis nga ako eh. Sayang mo na po. Oh no! Kaya na ba? Let's go! Sama-sama! Unang hakbang pa lang. Kaya ba? Hindi mas kaya. Kaya mo? Saan? Oh, basta makapakan mo. Unang hakbang pa lang. Three versus three. 3v3 ano? Yab, suwag mo na tuloy. Malayo yan. Bigat na sapatos natin. Ayun nga po. Kaya ayun. Mukhang hindi na natin kakayanin ang challenge na to. Oo, guys, ha, mukhang hindi ko na kaya. Kahit yung tour guide natin, hindi na kaya. Ako yung local dito, pero hindi ko kaya. Sabi ko na sa kanila eh. Nawag nila akong susubukan. Pero sinubukan pa rin nila ako. Ayun, hindi ko kinaya. Kami tatlo. 3v3 na to. 3v3. Ano, manager? Manager, ano? Ayoko na. Manager, ano? Hindi ko kaya. Hindi ko masulit yung chubby na ng mga to eh. Chubby din ako. Hindi lang halata. Ina. Matutupagod. Andito pa lang tayo. Enjoy na lang ang ano. Ka, no? Okay, mag-alala yung cellphone ko nandun. Ay, mga vlogger yung nag-iiban naman ng camera. Tapos bababa, tapos babalikan parang kami. Napagod yun. Pagod. Kala ko kaya lalayan mo eh. Ay, manager eh! Ano yun, may manager mo? Manager mo yun eh. O, yung cobra eh. Ingat na, may manager mo. Kausap na niya yung satellite. Ngayon ay tinungo naman namin ang Zabali Hanging Bridge. Sa malapit na tayo, basta nyo na yung camera nyo. Hello! Boom, 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 boom. Tulang tayo! Ay, gagi, palipad tayo, drone. Oy! O, human drone, human drone. Anong tawag ito? Ang hanging bridge na ito ay matatagpuan sa Sitio Zabali na nagkokonekta sa Barangay Tibang at Barangay Sabang. Dito yan sa Baler Aurora. Ginawa ang tulay na ito para sa mga lokal, ngunit nakatawag pansin ang napakagandang view nito, kaya dinarayo na ng mga turista. Ngayon,
isa na to sa mga sikat na tourist attractions na matatagpuan dito sa Baler Aurora. Alright, so nandito tayo sa High Bridge dito sa Baler Aurora pa rin, no? So I think ito na yung isa sa mga last destination namin ngayong araw na to bago umuwi ng Metro Manila at Rizal. Okay, napakaganda dito. Yung nga lang, parang nakakatakot tumawid dito kasi, oh. Siyempre alam nyo naman, pag hanging bridge, medyo umuuga yan. Pero, what a nice view. Camera mo? After namin dito sa Zabali, hanging bridge, ay napagkasanduan ng grupo na pumunta sa aming huling destination, huling tourist attraction dito sa Baler. Yan ay walang iba kundi ang Ermita Hill. So ayun, nandito kami ngayon sa Ermita Hill, dito yan sa may Ascot, Baler Aurora pa rin, no? So dito nag-stopover muna kami at bumili ng mga souvenirs, tape magnet. So and nag-photo ops kami kanina dito. Tara na, may nagpipicture na. Alis na tayo. Dahil pauwi na lang din naman kami, ay siguro dito na lang din natin tatapusin ang ating video para sa araw na ito. At maraming salamat po sa lahat ng ating taga-suporta na nakaabot dito hanggang dito sa dulo ng ating video ito, no? At nawa ay patuloy nyo pa rin tayong suportahan. At kung nagustuhan nyo ang ating video ay please like, share, comment and subscribe natin po. Para, and syempre, click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos na ina-upload in the future. At ito na po ulit, si Tento! At lagi rin sasabi sa inyo, laging ride safe, mag-enjoy, at syempre, dapat laging paring safe.